Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Pag-usapan natin today is about paano ba mag-run ng Windows apps and games sa Android. Any Android tablet, any Android smartphone, gagana po ito. Pero syempre, limited lang po ito, itong gagawin natin execution. And finally, actually, tutuwa ako kasi meron na siyang ganito ngayon na nagra-run na, gumagana na. Although hindi pa perfect, malayo pa sa pagiging perfect, gumagana na po ang mga Windows. By Windows, I mean, yung mga laptop, PC, ng mga games doon, pagaganahin natin sa Android tablet or kahit smartphone. Kung smartphone ang gamit nyo, okay lang yon. Pero may mga requirements tayo na susundin, may mga limitations tayo na kailangan tandaan bago natin gawin ito, okay? So, base sa test ko, magra-run ito, mas stable siya nagra-run sa Android 10 pataas, okay? So, pwede nyo pong itry yung Android 9. Wala naman pong masama. Hindi nyo na po kailangan itanong sa akin kasi wala na akong Android 9 dito sa bahay. So, pwede nyo pong itry. Safe naman po ito itry. Itry nyo na lang po kung Android 9 pababa ang inyong mga smartphone or tablet. Pangalawa is, gagana po siya sa Qualcomm and MediaTek, pero mas maganda para mas stable is Qualcomm Snapdragon 700 series sana, 778G, 5G, mga ganon. Qualcomm Snapdragon 888, 865, 870. By the way, this tablet is Qualcomm Snapdragon 870. So, luma po ito. Mas latest yung Snapdragon nyo, mas good, mas better. Like, kunwari, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 plus Gen 1, yung mga ganon, 888. So, okay yon. Qualcomm Snapdragon 870, mag-nag-work siya. Actually, ito nga ang gagamitin natin ngayon, 870 po ito. Sa MediaTek naman, pwede naman gumana dito ang yung MediaTek 7000 series. 7,000 to 8,000 series, yung 8,100 actually, I think mas okay dito. Then the MediaTek 9,000, 9,200, mag-work dito. Pwede nyo pong itry sa Helio G95, possible na gumana, pero hindi ko sure kung stable siya sa G99, G96, at saka G80 series. Pero pwede nyo pong itry. Again, safe naman pong itry. Kung mag-work, inform nyo na lang kami sa comment section kung gumana sa inyo sa G80, G96, G99. Pakin na lang po. Try nyo na lang po, since madali lang naman po ito. Now, speaking of madali, yes po, madali lang po talaga ito. Mag-i-install lang kayo ng APK, then konting setup lang, bahagya lang. So kahit na beginner po kayo, wala kayong alam, kahit hindi kayo advanced user, pwede nyo pong gawin ito. Alright? So, nasabi ko na yung mga limitations, yung mga requirements. Ito naman yung mga files na need mo install. So, punta po kayo sa GitHub. Yan. Ito po yung official niya na website. Pwede nyo pong i-download sa ibang mga link kung meron kayo alam na gumagana rin. Pero GitHub is the official website po niya. Okay? Yan po. GitHub Winlator 1.1. Okay? So, dito, iwan ko po yung link dito sa video description. Don't worry. Para hindi nyo nahanapin, iwan ko na lang yung link para i-click nyo na lang. So, una, syempre, install natin muna yung APK. Yung 1.1 version. Kung pagsilip nyo rito is mas mataas na yung version, mas maganda. Kung meron ng 1.2, 1.3, 1.4, yun po i-download nyo. Yung latest lagi. Yung latest. Since ngayong ginawa ko siya ang video is early version pa lang po ito. Marami pa po itong bug. So, 1.1 version pa lang po. Pero may mga gumagana naman na. Marami pang hindi gumagana ng apps and games. Pero at least napapakinabangan na siya. Pwede na siya mag-work and smooth actually. Basta hindi masyadong heavy or mataas ang requirements ng games and apps. So, una-una, install natin to sa assets. 1.1. Install nyo lang po yan. Download, install. Okay na yan. Good. Okay? Pero huwag nyo pong i-open. Pagka-install, huwag nyo munang i-open. Pangalawa pong i-download nyo is punta kayo sa Winlator 1.0, yung pinakauna, kasi nandun po yung OBB file. I-download nyo po yan, yung OBB file na yan. That's 470 MB din po. May kalakihan din yan. Yan po kasi ang magpapatakbo or magrara ng libraries ng Windows operating system. So, pagka-download nyo yan, okay, hanapin nyo sa download folder. Punta sa file manager. Punta sa downloads. Yan ito, na-download na natin. main.1.com.winlator.obb. Ang gagawin natin, copy po natin. Huwag nyo pong i-move kasi baka pag nag-corrupt, at least meron pa ulit kayong copy. So, copy lang po. Huwag pong move ha or huwag cut. Huwag nyo pong i-cut. Copy lang. Copy to, tapos hanapin nyo po yung OBB folder ng Android. Punta kayo sa Android. Android. And then from there, OBB folder. Tapos hanapin nyo po yung folder ni Winlator. Ito. com.winlator lang. Yan, yan. And then ipipaste nyo po rito. Copy here. Yan. Hintayin nyo lang matapos yung copying. And then, okay na po yan. Pwede nyo na pong i-on or i-turn on ang Winlator na app. Okay. So, wait. So, okay na. Check natin. Ito na siya. Try natin i-open for the first time. For the first time, ito po ang lalabas sa inyo. Wala pong laman, okay? So, ito po yung mga pagpipilian. Pero punta po kayo dito muna sa containers, okay? Containers. Ano meron sa containers? Ang gagawin nyo, kiklik nyo po itong plus button. Sa setup na natin kasi. So, una-una, sa name, pangalanan muna natin para hindi nagkakalito-lito. Lagyan natin kunari lang. Kahit anong pangalan, okay lang po ito. Ah. Pero gusto ko lang kasi lagyan siya ng pangalan.
para may ano lang tayo para tandaan. And then dito sa screen size, huwag niyo munang galawin yan. Pwede niyo pong baguhin yan, pero mas maganda kasi huwag niyo nang taasan kasi mas mahihirapan ng yung device kapag masyado mataas yung resolution ng gagamitin nating Windows emulator. So, okay na po yan. Huwag niyo nang galawin yan. Huwag niyo na muna din galawin to. Then, lagyan niyo nang check yung show FPS para nakikita natin yung FPS na performance. And then, dito sa CPU, kita nyo, apat lang chinekan, chechekan natin lahat para mas maganda yung performance. Okay lang po yan, chekan nyo lang po lahat. Then, sa GPU name, try natin lagay sa GTX 1070 para masyado malakas. Okay na po yan. Huwag nyo na pong pakialaman yung ibang ibang parameters. Pwede nyo naman pong baguhin yan anytime, pero ito na muna yung standard. Then, dito, huwag nyo rin gagalawin. Diretso na kayo sa drives, okay? Sa drives, nakalagay dyan yung download folder. Nakahanda na. Huwag nyo na din pong gagalawin yan. Okay? So, ang gagawin nyo, kiklik nyo itong check sa ilalim sa kanan. Okay? Click natin to para gumawa na siya ng container. Yun. So, from there, okay na po yan. Pwede na po na natin siyang i-open for the first time. Okay? Click natin tatlong button lang. And then, alright. So, yun. Ayun, nag-open na. Okay na, open na. So, as is, hindi mo na yan gagana ng direct talaga. Marami pa yung pagkukulang actually. So, naghanap ako ng mga video na pwede mag-tutorial kung paano siya mapagana ng mas maraming components. Wala kasing ganun eh. So, ang ginawa ko, mano-mano na lang muna. Ako muna nag-experiment. So, exit muna tayo. Gumana naman na. So, okay na. Tested na, gumana. Pero hindi muna tayo mag-i-install kasi may mga kulang pa dyan. Which is, ito po idadagdag ko naman. Ito, mga personal components to na ginagamit ko talaga kapag nagre-reformat ako ng mga PC ng mga customers. Ang una nyo pong gagawin, punta tayo sa sa files. Okay? Dito po, punta po kayo sa internal storage ng smartphone nyo or tablet, and then punta po kayo sa download na folder. So, yung download na folder, yung official na download folder mismo. And then, from there, gawa po kayo ng sarili nyong folder. Ako, naggumawa ako ng Windows Games folder. Ayan, makikita nyo. Windows Games po yan. Naglagay ako. Ako po gumawa niyan. Okay? Kayo na gagawa ng folder na yan. And then, from there, ilalagay nyo po yung mga lahat ng mga favorite titles nyo. Okay? Yung mga games na gusto nyo i-test kung gagana o hindi. Okay. Ito yung mga games na gusto kong i-test. Hindi ko pa lahat natetest yan. Ilan pa lang natetest ko. Yung iba dyan, gumana, yung iba hindi. So, like I said, early version pa lang po ito ni Winlator. So, huwag nyo po maasahan na perfect na agad siya. Pero at least, at this point, marami na siyang napapagana ng games and apps and nag-work na rin naman siya kahit paano. So, siguro, a few months from now, mas mag-i-improve siya. Balikan nyo na lang itong video nito or try natin gumawa ng updated version kung talagang mas nag-improve talaga siya after a few months. And then, baka at the time, mas marami na siyang supported na games. But for now, ito muna yung mga tinetest ko. Pero, labas muna tayo dyan. Ito yung mga importante muna. Ito po yung mga games, di ba? Kung papansin nyo, dito sa pinakababa, hindi po sa mga games. Mga components po ito na importante po. Ito po muna yung install nyo sa inyong Winlator. Bakit importante ito? Kasi nga, ang Winlator as is, kulang pa po sa components. Wala siyang DirectX library. Wala siyang Visual C++. Wala siyang WinRAR pa. Tapos wala rin siyang .NET XP. So marami siyang kulang. So ito po yung mga yan. Oh. DirectX, .NET, Visual C++. So inipon ko talaga yan kasi yan yung ginagamit ko pag nagre-reformat para mas mag-work at mas madaling mag-adapt sa mga games yung mga ini-install nyo, okay? Or yung mga ini-install nyo, madaling maka-adapt ang mga games. So, unang-una, ilalagay nyo lahat sa loob ng Windows folder na ginawa nyo, okay? Ito ang ginawa ko. So, yan. Ito mga ito, siguro iwan ako ng link nito para i-download nyo, para magamit nyo rin. Iwan ko po ito. So, yan. And then, from here, ilalagay nyo na rin yung mga folder ng games nyo. Iahanda nyo na rin. Kung ano yung mga games nyo ng Windows, mga laptop games nyo, na gusto nyo i-try kung gagana o hindi. Okay? So, okay na. Nailagay ko na sa folder, diba? Yan na yung folder. Nagawa ko na. Okay? So, labas na tayo ulit. Pinakita ko lang yan. Then, balik tayo kay Winlator. Okay. Ngayon, irara naman natin ulit si Winlator. Yun, nag-work na. And then, punta tayo ngayon sa letter D. Itong letter D. Kita nyo yan, letter D. Isang click lang pala. And then, hanapin nyo yung folder na ginawa natin. Ito yun, no? Yung Windows Games. Ayan lahat. So, ayan na po siya ngayon. Kita nyo na po yung logo. So, nababasa na siya ngayon ng Windows Operating System or ng emulator natin. So, una, syempre, kailangan natin yung DirectX. Unahin natin yan sa lahat. Double click para mag-install. So, nag-install na po, no? So, yun. Isa-isay natin yan. Lahat ng nandito na mga hindi naka-folder, i-install ko lahat po yan. So, fast forward na lang tayo.
Ayun, tapos ayun, tapos na. So, ang next na gagawin, pag na-install niyo na, i-reboot niyo muna yung re-reboot niyo itong WinLator. Okay? So, ayan. Tapos na yan. Nag-hang na lang talaga yan. So, reboot na natin. Exit. Yun. So, okay na. Next is, try naman natin mag-install ng mga games. So, again, sa letter D, Windows, try natin itong Tower Blocks kung gagana. Testing lang. Hindi gumana. Nagka-crash eh. So, wala yan, wala. So, natin, sabi, yan yung isang best example na hindi lahat gagana. Try natin itong Torchlight. Ito, RPG ito. So, medyo mabigat itong isang to. Parang feeling ko mahihirapan ito dito si ano. Ayan, ito yung XA files niya. Try natin kung gagana. Yun, mukhang gagana. Pakita yung logo. Yun! Pumasok. Pumasok nga. Nice. So, gumana. So, like I said, pwedeng gumana, pwedeng hindi. Malalaman nyo kung itatry nyo. So, itry nyo na lang muna yung mga favorite game nyo kung gumana. So far mukhang gagana nga siya. Currently running at 2220 FPS. Try natin pumasok kahit hanggang doon lang sa mismong start lang ng game para ano lang, para fair. Random na lang siguro. Back. Mas maganda rito kabitan ng ano yun, ng keyboard. Wait lang ha. Kabitan natin ang keyboard para mas laptop na laptop ang feeling. Mabilis ang setup lang ito. So yan, ito yung mouse. Ito na muna yun. Yan, ito na muna para hindi istorbo dun. Okay. So, dito, nalagay natin. Q. Okay. So, kita nyo, supported nyo yung keyboard. Huwag na nating ano, patagalin. Diretso na. So, nag-work. We are running at, yun nga lang ang baba, 12 FPS. Dapat pala binabaan ko yung settings. Ano? Try ko nga babaan yung settings. So, yun. Medyo mababa talaga yung ano niya. So, like I said, masyadong heavy itong games ito. So, hanap tayo na mas mababa. Lipat na tayo ng ibang laro. Exit natin to. Ayun. Pag mag-exit tayo, lalabas talaga tayo. No? Literal na labas. Exit. Another one. Try one. Plants vs. Zombies. Try natin kung mag-work. Hindi siya gonna go work. So, like I said, hindi lahat gagana. So, kailangan mo itry para malaman. Need for speed. Okay, install muna natin. Try natin kung gagana to. Hopefully, gumana. Okay, mukhang gagana. Press up to unlock the screen. Nag-work yung installation progress niya. Mukhang wala tayong issue sa part na yon. So, ayun, natapos na. Try natin. Finish. Try natin i-run. Minimize muna natin to. Minimize. Ito na siya. So, hopefully mag-run. Cross fingers. Oo, kakalungkot naman. Hindi nag-run. That sucks. Sayang effort. Hindi nag-run. Since hindi naman nag-run, kailangan ko magbura. Uninstall ko na lang siya. Kasi, by the way, yun nga pala, ano ko lang, remind ko kayo ha. Kasi malakas po sa storage po ito. Baka mapuno agad yung mga storage ng smartphone nyo or tablet. So, kung di nag-work, yung ano nyo na game, uninstall nyo na lang agad. Or tanggalin nyo na agad. So, uninstall natin, di naman nag-work eh. So, uninstalling. Para hindi napupuno kasi baka hindi nyo mabantayan, hindi agad maano, mabura, mapuno agad yung mga ano nyo, mga storage nyo. So, try natin sa NBA 2K14 kung gagana siya. So, i-extract pala muna to. Oh my God, ang laki nito. Okay, na-extract na natin. By the way, kung gusto nyo pala mag-delete, baka hindi ko na ituro sa inyo. Kung gusto nyo mag-delete lang, kunwari ito, di-delete nyo to. Highlight nyo muna, then punta kayo sa empty, dito sa walang nakalagay. Long press, and then sa kabila. Para lumabas itong mga pagpipilian nyo. Rename, delete, cut, copy, okay? Just in case lang na hindi nyo, may gusto kayong gawin sa mismong file. Dito sa mismong ano, like tutok nyo na again. Highlight, and then long press, left click. Ayun, delete natin. GTA. Hopefully ito, this time gumana. Install. So, ayan, naghanghang talaga siya. So, like I said, hindi pa siya stable. This is an early version. So, marami pang problem, marami pang bug. So, kakapain niyo talaga. Lagi tayong choice. Setup. Ulit. Hopefully, sa mga susunod na buwan, maybe 3 to 6 months from now, mas stable na siya. Mas marami na tayong supported ng mga games na ma-open. But as for now, maganda lang to as for experiment lang muna talaga. Ayaw mag-install. Yeah, this is not installing.
Sayang, hindi kaya yung GTA. Delete na rin daw, delete. So, dami kong games hindi gumagana pala. Hindi supported. Try natin itong Don't Starve. Bien. And hopefully, gumana this time. Sana gumana na, please. Oh, pumasok. Uy, pumasok. Nice. Okay, so try natin. Mas okay dito, mas stable. Running at 60 FPS, yo. 60 FPS tayo, so. Ayan. Try natin kung gagana. Hirap paganahin, ha? In fairness, medyo lalaroin nyo talaga yung buttons. Itong buttons nga po pala, just in case na curious kayo, saan nga hanapin to, click nyo lang yung back button nyo para lumabas ng input controls. Sa input controls, pwede kayo pumili dyan. RTS keyboard or landscape button. Usually, yung RTS at saka keyboard lang available. So, ang gamit ko, yung RTS lang. And then, make sure na copy nyo yung ganyan, yung settings din ay okay nyo para lumabas to. Okay, dito yung mga numbers. Kung may kailangan kayo i-type, okay, dito yung mga letters. Gusto nyo mag-type parang sa keyboard sa pangalan. And then, ito, backspace, MRB, hindi ako sure kung anong MRB. Space, enter, shift, CTRL, tapos directional button. Okay? And then, kung gusto nyo yung parang sa gaming naman, pwede nyo naman, pwede kayo mag-customize actually using this. Try nyo na lang gumawa dito sa, actually, sa labas para dapat to. Before kayo pumasok dito, mayroong edit button doon. Pwede nyo i-customize yung inyong mga input. So, karate, ito lang muna gagamitin natin. And hopefully, gumana using this one. So, pumasok, nag-work. Nag-work po yung itong Don't Starve. Parang pang ilan lang to sa nag-work. Dalawa, tatlo. So far, mukhang okay naman. And running tayo sa 60 FPS stable. So, may mga games na maganda ang takbo niya. May mga games na talagang walay. 60 FPS yung pinaka-okay yata natin. And dito lang yan sa Don't Starve. So, marami pa itong pagdadaanan itong win later na improvement. Pero so far, mukhang okay naman. May direction na ba? Ika nga, may naumpisa na sila na nag-work talaga. Nag-work talaga, as in. So, pang a few months from now, maybe 3 to 6 months from now, mas mag-work na ito. Gumagana nga siya. Ayan. So, nag-work. Okay na yan. Exit na ulit tayo. Try natin ibang game naman para matapos na natin itong video. So, again, this is just patikim lang naman. Again, pwede nyo itry. Safe naman po itong itry. Basta as long as na ma-meet nyo yung... Kahit hindi nyo ma-meet yung requirements, okay pa rin naman. Safe pa rin naman to. I don't see any way para masira yung smartphone or tablet. So, pwede nyo pong itry ng itry hanggat gusto nyo, hanggat kaya na inyong unit. Basta, bantayan nyo lang yung storage kasi usually sa storage, nakakalimutan natin na mapupuno pala. So, hanggat maaari, i-install lang natin. Bantayan natin yung storage ng mga ini-install natin, yung file size, ika nga, or installation size. So, try natin to. War games ito eh. So, ito na yung last. Namis. Pag nag-work ito, good. Kung hindi, okay lang. Wala tayong magagawa. But, for now, ito muna siguro yung patikim. Maybe, balikan natin to after 3 to 6 months. Kung may bago, mas updated version at mas stable na version. Again, this is just an early version. Mag-work po ito kahit anong Android tablet, Android smartphone. As long as, at least sa test ko ha, na Android 10 pataas, tapos Qualcomm Snapdragon 700 pataas, medyo mahihirapan kasi pwede naman siguro itry sa mga Qualcomm Snapdragon 4 series, mga ganon, or 600 series. Pwede nyo itry, pero yun nga, expect nyo rin na malamang medyo hirap din siguro dun yung processor. Pwede sa MediaTek, pwede rin siguro G99, G96, G80. Pwede nyo itry. Safe naman po ito itry. Kung hindi mag-work, uninstall. Andaling kausap ng uninstallation natin. So, pwede nyo itry doon. Pero I would recommend G95, Dimensity 7000, mas maganda. Huwag kayo, try nyo iwasan 6000. Pero kung 6000 ang available sa inyo, or Dimensity 700, or Dimensity 800, try nyo na lang din. Safe, again, safe naman ito i-try. At hindi kailangan po rito na rooted yung smartphone nyo. Hindi kailangan na rooted. Okay? Kahit na normal lang na smartphone like ito, hindi naman rooted tong aking tablet. Hindi rooted yan. So, as is. So, yun. Sundan nyo lang yung settings setup ko sa umpisa ng video na to. And then, download nyo yung mga DirectX at saka yung Visual C++. I-download nyo lang yung mga yon. And then install nyo para sure na mas marami kang games na. Kasi nung hindi ko din download at install yung mga yon, halos isang game lang yata ang napatakbo ko. Yung mga heavy ayaw mag-run. So, alam ko nagra-run dito yung Limbo. Natry ko yung Limbo eh. So, wala lang dito. So, yun yung unang ginamit kong pang test. Ayaw niya mag-run nung una. So, in-install ko yung mga DirectX, Visual C++. Nag-run siya. So, that means importante yung mga yon at makakatulong kahit pa paano na madagdagan yung mga pwede nyong i-run na apps and games. Tinry ko rin dito Microsoft Word, hindi po nag-run, nag-work. So, hindi pa siya pwede sa ngayon, yung Microsoft Word.
Yan. Just in case na curious lang kayo, hindi siya nag-work eh. So sa mga may mga halimaw dyan ng mga smartphone, Dimensity 8000 pataas, 8100, 9000, or Qualcomm Snapdragon 888, 870 ito, or 8 plus Gen 1 lalo at 8 Gen 2, try nyo, mas maganda sigurado ang performance na ibibigay nito kung mga high-end flagship ang, smart, ang mga devices nyo. Okay? So nag-work. So yun, may mga makakachamba rin talaga tayo na mag-work, may mga makakachamba rin tayo na hindi mag-work. So I wonder kung mag-work din dito yung ano, parang gusto ko i-try dito yung, siguro sa susunod na video naman, try ko yung mga Dota. No, yung, wala kasi akong ganun, hindi kasi ako naglalaro nun eh, yung bagong mga Dota. Pero yung mga lumang Dota, yung 1.6 yata versions, yung mga luma talaga, literal. Yun, yun yung mga nilalaro ko, so maybe try ko yung mga yun in the future. Story. So, set natin sa pinaka-lowest. Mukhang stable naman ito sa 90 FPS eh. Pag nag-run to, goods na. Okay na. So, bumaba tayo sa 40 FPS. Maganda na po yan actually. Basta hindi lang bababa talaga ang 25 FPS. Pag bumaba na doon, talaga medyo ramdam na natin yung lag nun eh. Frame drops na talaga yan. Hanggat hindi tayo nababa ng 25 FPS. Yun yung pinaka-mababa na tolerable kasi. Yung 25 FPS. Tolerable. Yun na yun. Pero nasa lampas tayo ng 30 FPS, 43. Pwede pa yan. Kaya pa yan. Sa Nintendo Switch kasi, alam ko nag-run doon ng 30 to 60 FPS lang yata. Okay, so nag-work nga talaga siya. Nag-echo yung, ano, yung audio. So, naglalaro tayo ng 40 to 60 FPS at least. So, okay na yan. Tingin ko okay na yan. Lingon-lingon, tingin tayo sa paligid. Oop. Yeah, naglalaro tayo sa 50. Pinaka-stable siguro sabihin natin 50 FPS. So, yun. So, nag-work siya. Yan, reminder ko na lang siguro sa inyo again, baka hindi, para magkaintindi lang tayo, this is an early version. So, expect na marami pang bug at hindi pa ganun karami ang supported niya na games and apps. Pero you can always try kasi safe naman siyang gamitin. Okay? Basta i-install nyo lang at i-download nyo lang yung installer sa mismong GitHub, sa mismong official na developer page. Doon na lang. So, kung sino yung nag-develop, doon yung kunin itong win later na to. So ayan, hanggang doon lang. I hope naging informative kahit katiting lang. I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. This is Codman. I'll talk to you again soon.